Hey, magandang araw po mga kaibigan. Higop muna tayo ng masarap na dark chocolate. May stock pa tayo ngayon sa dark chocolate. So yung interesado, dito lang kayo mag-contact sa aking sister-in-law. Okay? Ngayon, gusto kong ipatuloy yung nasimulan ko na Medal of Valor series. Natapos ko na yung first and second awardee, si Lieutenant Paulino Santos, Major Emidio Cruz. Ito ngayon yung pangatlo, si Major General Mariano N. Castañeda. Yung pong ating Philippine National Police Academy na kampo sa Cavite was named after this Medal of Valor awardee. So, ano ba ang ginawa ni General Castañeda? Bakit siya nabigyan ng Medal of Valor? Okay, background muna sa kanya. Taga Imus, Cavite, itong si General Castañeda. He was born December 20, 1892. Nag-graduate siya sa Philippine Constabulary Academy noong 1915. Itong Constabulary Academy, ito na ngayon ang Philippine Military Academy sa Baguio. Okay. Noong 1940, na-designate siya as aide-de-camp ni President Manuel L. Quezon. Noong pumutok po ang World War II, lumaban itong si Mariano Castañeda sa mga Hapon. Hindi ko alam kung anong ranggo niya by that time. Basta he fought in Bataan at nakasama siya. He survived yung infamous death march. Okay, nung na-release na siya from prison camp after yung death march, hindi siya tumigil sa pakikipaglaban. He organized and led Filipino-American guerrilla forces operating in Cavite. At noong liberation period na, malaki ang tulong ng kanyang guerrilla forces sa pag-liberate ng Cavite province. Okay. So, after the war, General Castañeda was designated as Chief of the Philippine Constabulary in 1947. And in 1948, na-designate siya as AFP Chief of Staff. Okay? So, it was nung AFP Chief of Staff na siya na na-award sa kanya itong Medal of Valor. Kaya lang yung actual incident kung saan niya ipinakita ang kanyang kabayanihan, nangyari noong Chief Philippine Constabulary siya. Nangyari noong March 10, 1947, sa isang political rally sa Plaza Miranda where more or less 25 people were assembled. Okay, nandun po si President Manuel L. Rojas, pamilya niya, and top-ranking government officials. Si General Castañeda, nakaupo siya behind President Manuel Rojas. Okay. So, sa political rally na ito, merong disgruntled Filipino named Julio Guillen. He tried to assassinate the president by throwing a grenade. Nakalusot siya sa security, nasa harapan siya ng stage, at itinapon ang granada. Ang granada landed mismo sa harapan ni President Manuel L. Rojas at pamilya niya, and then top-ranking government officials. Okay. So, kayo, kung nasa isang lugar kayo at biglang may nagtapon ng granada, ano ang gagawin?
ang karamihan niyan is tatakbo o kaya ay mag-drop. Kasi granada na eh. Si General Castañeda, instead na mag-drop or tumalon siya kasi nasa likod siya ng presidente. In spite of the inevitable explosion, puputok na yun eh. And it's lethal results. Itong general na ito, in complete disregard of his personal safety, rush from yung likod eh, tumalon siya papunta doon sa granada. Grabe. Ulitin ko, ang normal ito pag granada na drop ka agad ang tao at or kaya patakbo palayo. Ito si General Castañeda, tumakbo siya papunta sa granada. Okay? With extraordinary coolness and presence of mind, he ordered the people to lie down. He managed to lie down! Sabi niya, dapa! Nag-order ba siya? At nung nakadapa na yung mga tao, tinadyakan niya ang granada pababa sa stage. At pumutok ang granada doon na sa baba. So, his presence of mind, display of extraordinary courage and bravery, na isave niya po ang buhay ng Presidente Manuel L. Rojas, mga yung members ng First Family, and top-ranking government officials. But, unluckily, kasi pumutok pa rin yung granada eh. Although hindi na sa stage, doon na sa crowd. Dalawang civilians ang namatay and many others wounded. Okay. So, dahil sa kabayanihang ito, si General Castañeda, he was awarded the Medal of Valor noong March 22, 1950. Okay, anong nangyari doon sa nagtapon ng granada? He was sentenced to death. Nasilya elektrika, halos magkasunod lang sa pagka-award ni General Castañeda ng Medal of Valor. So, ang isa, naging hero, ang isa, silya elektrika. Okay? So, pagkatapos ng retirement ni General Castañeda, that was mga 1950s na, doon na siya tumira sa Amerika, US, nalagutan ng hininga, pumanaw na siya September 7, 1970. So, maganda at mayroon tayong legacy o alaala sa kanya yung Philippine National Police Academy sa, I think, Silang, Cavite. Okay, anong lesson learned dito? We can all become a General Castañeda. In what way? We are a breed of heroes. Ang Pinoy po, dugo natin matatapang. Baka hindi natin alam kung anong mangyari. Nasa sitwasyon tayo na may tinapon na granada. Huwag lang pong mawalan ng, huwag mag-nervyos, presence of mind. Kasi ang granada, mayroong average na 5 seconds na gap bago pumutok. Tinanggal yung pin. Tinapon. Pagbagsak, magbilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5, bago pumutok. So, yung 5 seconds na yon, marami kang magagawa. So, we can all become a General Mariano Castañeda pag nandun. Let's all become heroes. Tadyakan din natin. Ang iba pa nga dun is, dinadapaan na lang yung iba. Kaya lang, mas maganda yung tadyakan. Okay? So, ulitin ko. We are a breed of heroes. Kaya, tinutuloy ko ito para we can all be proud of our race, of our roots. Pinoy, matapang. And then, let's not be afraid to die. Kasi lahat naman lang tayo mamamatay. Kaya ako, kung ako in that same situation, eh bahalang mamamatay ako. Basta, nakasave ako ng maraming buhay. Kasi,
kaysa yung mamamatay lang ako sa bangungot o mamamatay sa disgrasya o whatever, edi mamamatay na lang ako na mag-save ng buhay ng kapwa ko Pilipino. After all, ang death po is just a temporary ano, it's a gateway from this earthly life going to eternal life. Kasi ang buhay ng tao, may eternal life tayo in heaven with God. As long as naniwala tayo, tinanggap natin ang ebanghelyo or good news ng Panginoong Hesus. Ano yun? Accept that we are sinners. B, believe that the Lord Jesus Christ died and rose again for the forgiveness of all our sins. Tanggapin yung kapatawaran ng kasalanan and commit, surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. At the time of our death, okay, eternal life tayo in heaven with God. See you po next video.